Hey guys, this is May and welcome back to Lay with May. So for today's video guys, gusto ko lang i-update kayo, another update, since sabi ko diba last time sa vlog, ito yung vlog na ito. Sabi ko baka yung video na to is yung last time na makikita nyo na ito yung background ko, pero hindi. As you can see now, ito pa rin yung background ko kasi ngayon, June 2022. Nasabi ko naman na sa inyo na nakakita na kami ng new apartment, tapos yung owner ng apartment na ito, current apartment namin, na-inform na din namin na kasi lilipat na kami, diba? So, na-inform na namin na ngayong buwan na lang kami dito. Tapos, ngayon yung 22, yung last day namin dito. So, siguro ito na talaga yung last na video na ito yung background ko. Ayan. So, ayun nga. Nakakita na kami ng apartment malaylay dito. Tapos, gusto ko sanang umuwi ng probinsya eh. Mas komportable ako doon sa probinsya. Kasi sa probinsya, walang gaanong kagastos-gastos. Tapos, masarap pa yung hangin. Tapos, basta, ang dami kong gustong gawin doon. Gusto ko mag-farm. Mag-farming ba? Tapos, gusto kong kahit dalawang baboy lang. Gusto kong mag-alaga ng baboy. Tapos, ang dami kong gustong gawin. Gusto ko, kasi, nung election, nung May, umuwi ako dun sa amin. Tapos, prior to that, nag-order ako ng mga seedlings sa Shopee. Tapos, may kasamang lupa. Yung talagang soil na pang, kung saan tumutubo or malusog yung mga halaman, yung mga seedlings na pinapatubo mo. Tapos yun nga, may radish doon kasi kung hindi niyo alam, gustong-gusto ko yung sinigang. Sinigang yung favorite ko. Tapos ayun nga, nagbumili ako ng seedlings ng radish. Tapos nung andun ako kasi siguro 1 week din ako doon prior sa election. 1 week din ako doon, nagtanim ako, tinanim ko yung may sa pot, seedlings pot din. Nag-order din ako, tapos nilagay ko doon yung lupa. Meron pa nga lupa na hindi pa nagamit, tapos may mga seedlings pa, may mga pechay, carrots, ganun. Tapos noong May 9 yung election, no? May 9. May 8, nag-sprout na siya. Yung seedlings, ayun. Yung radish na dinanim ko, ayun. Yung seed, naging seedlings na. Sobrang na-happy ako. Sabi ni Mama, bakit hindi ka na lang umuwi dito? Mag-farmer ka na lang. Gusto ko yun. Kaso nga si Lay, hindi makapunta doon. Tapos, siyempre, hindi pa totally healed yung sugat niya. Naalala naman ako. Kung welcome lang sana si Lay sa pamilya ko, hindi sana ando na kami, di ba? Hindi sa pag-ano ha, pero malaki talaga yung lupain namin doon. Walang, yung side ng papa ko, marami silang mga lupa na pinapamana sa kanila ng mga magulang nila. Kaya ayun, sobrang sana yung dream sana namin na magpigiri, mag-raise ng mga ducklings, ganun. Sana natupad na kung welcome si Lay doon sa amin. Kaso nga, hindi. So, ayun, sobrang, nahihirapan ako ngayon. Sobrang torn ako kasi gusto kong umuwi sa amin. Pero,
mahirap ang mag-decision, mahirap, sobrang hirap. Kasi ayoko rin maging pabigat sa pamilya nila, 'di ba? Kasi kung nasa isang bahay kayo, syempre yung mama nila ay sobrang maalagain. Tapos yun, ayoko maging pabigat kasi hindi ako marunong magluto, kasi mga kahit na mga simpleng ano, hindi ako marunong magluto. Hindi ako, wala akong gamit sa kusina, ba ganun. Yung ibig kong sabihin, wala akong gamit sa kusina. Hindi ako marunong, of course, marunong akong magluto ng bigas, ng mais, ganun. Pero yung mga sudan, yung ulam, hindi ko alam kung paano lutuin. Tapos, ayun nga, nahirapan ako kasi ayoko maging pabigat sa iba. Hindi ako sanay na inalagaan ako ng mga ganun. Kasi mama ko, doon sa probinsya, hindi talaga nagsasaing yun. Yung bunso pa namin yung nagsasaing. Ayokong maging ano ba, kasi hindi naman araw-araw maganda yung mood ng mga ano no, ng mga tao. Siyempre ako din, may mood din ako. Pero ayoko nung ganun ba, baka dumating yung araw na basta ayokong maging komplikado. Ayun yung ayaw ko, yung pag-servan ako, yung may nag-alaga sa akin, tapos hindi natin alam yung ano, daloy ng panahon, baka mag-iba yung ihip ng hangin, ganun. Ayokong hindi ko gano'n nabuybuyan, ganun. So, much better sana kung andun ako sa amin. Pero siguro, yun nga, kung makaipo na kami, ganun siguro. Bibili sana kami. Dahil kung hindi pa nagkasakit sila, ayun, nakabili na kami ng lupa. Kasi yung kita dito sa YouTube, medyo ano naman, magkano lang yung lupa doon sa ano, sa probinsya, kayang-kaya yun sa sweldo ng YouTube. Kahit isang buwan lang na sweldo, kaya na namin ipambili ng lupa. Yun, kahit 50 square meter or 100, ganun. Kahit ano lang, basta hindi na mag grabe yung rent, kasi ang mahal na kasi dito sa Cebu, sa city talaga, sobrang mahal na ng mga bilihin. Tapos yung rent, ang kuryente at tubig, grabe, sobrang mahal. Sa amin, yung may ano kami, ano yung bahay namin ha, yung tindahan, yung bahay namin na in the main, yung hindi pa na-extend, tapos may na-extend pa doon sa kusina, yung ginagawa, yung pinapakita ko doon sa video, yung kusina, yung basta ito, yung video na yan, dyan, yan, hindi pa yan tapos, pero na-extend pa yan, dyan may mga ilaw, tapos si mama gumagamit pa ng heater, tapos gumagamit pa siya minsan ng rice cooker, kung maulan, tapos meron pang ref na, tapos yung kuryente lang nasa 200 pesos lang. Ganun yung kamura, yung kung isipin natin no, mas masarap talaga mamuhay sa probinsya, kasi yung income sana natin nasa work from home tayo. Masisave natin in case na meron tayong mga emergency. Tapos dito tayo sa Cebu, hindi tayo makakasave kasi maraming bilihin, may renta, may kuryente, sobrang mahal, may tubig, tapos wala ka pa kahit magtinulang isda ka, doon pwede ka magtanim ng ano ba yun, sibuyas na dahunan, ganun, hindi ka lang bibili, tapos dito sibuyas na dahunan, 5, isa lang kapalak, diba? Grabe, ang daming kamatis, pwede kang magtanim dito. Dinhin, magpalit ka, tag-5 ang kamatis, usa, gamay po, usay, lata pa. Diba? So, baka naman magiging okay na rin ang ano, ang magiging okay na yung kita natin sa YouTube, diba? So, i-invest natin yun sa lupa para mas mapadali yung pag-uwi namin doon sa probinsya. Yun lang guys, thank you so much. Thank you so much talaga sa pagsabay, ano ba yun? Salamat sa pagsubaybay sa aming journey, sa panunood ng walang kwentang vlog katulad nito. Salita lang ako, sinishare ko lang sa inyo. Thank you so much guys for always supporting us. Sana supportahan nyo pa kami, kasi kung ano talaga, nasa probinsya na kami,
napakitaan ko kayo ng magandang content. Mag-outdoor cooking tayo doon, no? Mag-crispy pata, yung mga ano ni ate, mga baboy ni ate, ato gintong lubaon. Okay, ganahan ta mag-outdoor cooking, no? Ang luto ito pinakusan, ganun, dinubuan. So, let's pray guys for the best na sana maging okay na yung YouTube, na sana lahat na nahihirapan ngayon makakaahon na sa hirap. Ganun, let's pray for the best, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ganun, habang buhay tayo may pag-asa. Kaya go lang. Thank you so much for watching. Please subscribe sa mga bago pa lang sa channel namin. Please subscribe and sa mga naka-subscribe na noon, please like naman. Appreciated, and please comment na rin kung meron kayong gustong mahibawan ba? Kung namoy gusto ganang mahibawan sa nako, sa akong life, or sa among life nila eh, or anything nga, ganahan mo mahibaw, or namoy ganahan nga, namoy curious na, kung bisag yan, kung glamour niya po, ito ba? Bisag namoy, basi na amoy ganahan nga, mahibawan about namo ba? So, amo nang tubagol. Just comment down below kay magbasa ra mi comment usay di lang jugo ka reply kay basta usay tapulan lang gid pud ko. Yun lang guys, thank you so much, bye.